na ba ang Tagaytay Picnic Grove? Ano na bang itsura ng People's Park in the Sky? Ano ba ang bago sa Sky Ranch? Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh. Over the past decade, ang dami ng mga nagsulputang bago at kakaibang mga mapapasyala sa Tagaytay. Sa previous video namin, inaisa-isa ni Yosh ang mga yan. Pero in this video, samahan niyo akong balikan ang mga attractions that made Tagaytay the special destination that it is. Ito yung mga classic na places to visit and yung mga madalas na kasama sa mga usual Tagaytay itineraries. Pero bago yan, i-follow niyo muna itong page namin if sa FB ka nanonood or kung sa YouTube naman, please subscribe to this channel and tap the bell icon para lagi kang updated kapag may bago kaming videos. Sa video na to, idadamay na natin ang ilang attractions hindi lang sa Tagaytay City, kundi pati ang mga nasa kalating bayan nito like Alfonso at maging malalapit na parte ng Batangas. So simulan na natin! Ang Sky Ranch Tagaytay ay isa sa mga paboritong stop lalo na ng families na may kasamang kids or kids at heart. Hindi naman unique ang Sky Ranch sa Tagaytay. May ganito rin sa Baguio at Pampanga. Pero what sets it apart is its spectacular view na mahirap mapantayan, lalo na kung sakay ka sa iconic na 63-meter tall na Ferris wheel called Sky Eye. Naka-perch kasi ang Sky Ranch sa ridge, kaya maganda talaga ang view dito ng Taal Lake and Volcano. Bukod sa view, ang pinaka-pinupuntahan dito ay ang mga rides tulad nitong Drop Tower, Double Decker Carousel, at ang nakakalulang Super Viking. Similar sa Anchors Away na Enchanted Kingdom. Gusto namin sanang itry pero parang napansin namin na parang sobrang tagal so nag-chicken out kami at napasakay na lang kami dito sa log coaster. Pwede ka rin sumali sa mga games like itong basketball shooting, hook-a-duck, lobster pot, and itong nakalimutan ko ang name basta magtuturo ka na ng ring sa mga bote. Oh by the way, ilalagay din namin yung directions pati na rin ang operating hours and entrance fees as of recording. Pero tandaan na pwedeng magbago ang mga ito lalo na ngayong may pandemic pa. Mas maigi na i-double check with the establishment to be sure. Isa sa pinaka-classic na destination sa Tagaytay, ang Picnic Grove ay isang malawak na area para sa mga friends, families, and even couples on a budget. 50 pesos lang ang entrance fee dito. At hindi mo kailangang kumain sa mga mamahaling restaurants dahil you can bring your own, mag-rent ka lang ng tables, gazebos, or kubo. Marami dyan ay may provision for cooking or grilling. Narito ang mga rates. Aside from the picnic areas, meron din ditong eco trail, horseback riding circuit, an open field for flying kites or playing badminton, and mga food stalls. At para sa mga malalakas ang loob, mayroon ding zipline. If it's your first time, okay dito kasi yung zipline dito isn't outrageously terrifying. Okay para sa mga beginners. At syempre, ang ganda ng backdrop mo dahil ang view dito hindi rin matatawaran. Isa pang spot na kilala sa nakamamanghang view of Taal Lake and Volcano ay ang People's Park in the Sky. Dating kilala rin bilang Palace in the Sky. It was commissioned to host visiting US President Ronald Reagan pero hindi ito natuloy. Ngayon, yung structure ay na-convert na into an urban park and view deck. Mayroon ding ditong small chapel, garden, souvenir shops, and food stalls. Yun nga lang, maraming parte nito still need major upkeep and improvement. Pero kung magandang view lang ang habol mo, di ka naman mabibigo. 30 pesos ang entrance fee. Napagod ka ba sa pag-iikot? Don't worry! In between, ay pwede kang mag-try ng samot-saring delicacies dito sa Tagaytay. Isa sa pinaka-popular ay ang Buko Pie. Available yan sa iba-ibang pasalubong shops na nagkalat sa syudad tulad nito. Pero ang pinaka-paborito namin ay ang Ube Buko Pie ng Cecilia's. Bagay na bagay ang tamis ng ube sa mas mild na lasa ng buko. Speaking of ube, available din sa Tagaytay ang sikat na sikat ng ube halaya jam ng Good Shepherd, na una nang dinarayo sa Baguio.
Andito sa Tagaytay ang Bahay Pastula na operated din ng Good Shepherd Sisters. And kung mauhaw ka, try mo ang signature Carabao Milk ng Mr. Moo. May cow's milk version din kasama na iba-ibang mga varieties. Personally, preferred namin yung melon flavor. Kung gutom ka pa rin, aba, baka need mo na talaga ng proper meal. Dito sa Tagaytay, di ka mauubusan ng mga makakainan. Marami dyan, may kasama pang view ng Taal. Sa previous video namin, na-mention ni Yosh ang mga relatively bagong kainan. This time naman, focus tayo sa mga more established restos dito sa lungsod. Mula sa makabutas bulsa pero worth it na breakfast at Antonio's, hanggang sa institusyon ng Josephine's, marami kang pwedeng tikman. Ang Bag of Beans, ilan na rin ang mga branches throughout the city. Itong Balaydako naman, dala-dala ang Ilongo ng Grenze Cuisine tulad na lang ng freshly made piyaya nila. Open pa rin ang Mushroom Burger na dito rin nagmula. Marami sa mga tinitingalang mga restaurant sa Tagaytay ay may kamahalan. Kaya naman marami sa atin ang talagang pinag-iipunan ang bawat trip. Pero if you need more help sa pag-budget, makakatulong sa inyo ang lista. Isa itong mobile app na perfect partner mo kapag nagbabudget for a trip. Meron tong savings feature kung saan pwede mong i-challenge ang sarili mo na makaipon for your next travel. Just set your target date and gaano kadalas ka magtatabi ng pera. And every time may savings ka, ilista mo lang. Mas mamotivate ka mag-ipon and mas may inspire ka para sa next trip mo. You can download this sa App Store o Google Play Store. Ilalagay na rin namin ang download link sa description ng video na to. Iba-ibang cuisines, iba-ibang styles. Pero dito sa Tagaytay, pagdating sa mga paboritong potahe, wala yata ang tatalo sa bulalo. At kung bulaluhan ang usapan, all roads lead to the Mahogany Market. Sa ground floor, bubulaga sa iyo ang mga stalls na nagtitinda ng mga hilaw na karne tulad ng pork and beef. Meron ding mga seafood and other proteins. Pero pag akit mo sa second floor, ayan na! Food court! Malulula ka sa dami ng pagpipili ang food stalls na halos pare-pareho lang ang menu. May crablets, lechon kawali, chicharong bulaklak, at syempre ang putok-batok na bulalo. Mahirap pumili dahil halos magkakapresyo din sila. Kumpara sa ibang restaurants, mas mura ang bulalo dito, pero hindi rin naman papahuli ang lasa. Dahil na rin sa setting at malamig na klima, magandang mag-relax at magmuni-muni dito sa Tagaytay. Kaya naman maraming mga spa and wellness centers dito. Dalawa sa pinaka-established na pangalan ay ang Chi Wellness Living and Nature Wellness Village. Unfortunately, pareho hindi pa namin na-try yan. Kung may nakikinig dyan, baka naman! Joke lang! Isa pang institusyon ay ang Sonia's Garden. Actually, wala na ito sa Tagaytay. Nasa Alfonso Municipality na, pero dahil hindi naman kalayuan and accessible naman, madalas na naisasama ito sa Tagaytay itineraries. Bukod sa kainan, mayroon din silang garden, farm, and bed and breakfast. Mula nang sila ay magbukas noong 1998, ang dami nang nahalina dito sa Sonia's Garden dahil sa kanilang buffet setup and romantic na atmosphere. Mayroon din silang panaderya, pwede ka rin bumili ng iba't ibang klaseng halaman. Mula sa Alfonso, itodo na natin and mag-cross sa boundary ng Cavite at Batangas, papunta sa Fantasy World sa Lemery. Malamang ay nakita mo na ang pictures nito online, lalo na ng higanting medieval castle nito. Ito dapat ang centerpiece ng isang malaking theme park na mala-Disneyland ang plano. Yun nga lang, hindi na ito natuloy. Naging parang photo spot na lang siya. Pwede ka rin pumasok and mag-explore kapag open sila. Pwede ka rin magsuot ng costume para mas feel na feel mong umaura. Pwede ka rin umakyat sa tuktok ng isa sa mga tore ng castle para mas ma-appreciate mo ang ganda ng rolling hills sa paligid. Ay! May bonus tip pala kami dito. If papunta or galing ka sa Fantasy World, madadaanan mo ang hindi pansinin na kainan na ito called Golden View Grill Cafe and Restaurant. Mula sa labas, it doesn't look much.
Pero maganda rin ang view dito and masarap ang food nila na mostly Batanggenyo, lalo na ang kanilang Batangas Goto and Tablea Chocolate, and may kasamang suman ang bawat order. Yun lang. Nasa Batangas na rin lang naman tayo, puntahan nyo na rin ang Caleruega Chapel na madalas ay kasama rin sa mga Tagaytay itineraries kahit na nasugbu na ang area na to. Madali lang din kasi itong puntahan mula Tagaytay. Originally built as a venue for retreat and contemplation, the church complex has evolved into one of the choice destinations for wedding and prenup pictorials. Maganda kasi dito, nakaka-relax ng surrounding gardens and hills, pati na rin ang view ng Mount Batulao. Functional din ang chapel dito and may regular din na misa. Madalas ay nakakasama din ito sa mga bisita iglesia sa Batangas. Isa pang chapel na maaari mong puntahan ay ang Tierra de Maria. Maliit lang ang area na ito, pero ang 50-foot statue ni Virgin Mary ang magsisilbing palatandaan mo. Pwede kang pumasok sa simbahan, may mga sections kung saan pwede kang magsulat ng note or prayer request or prayer of thanks. Post it on the wall or ilagay sa mga drop boxes. For those who want to take home souvenirs, you can check out the store at the entrance. Okay, itong number 11 and number 12 natin, hindi pa namin nababalikan. Pero kailangan naming i-mention man lang dahil top attractions din ang mga ito. Una dyan ang certified by the Guinness Book of World Records as the world's largest jigsaw puzzle collection, ang Puzzle Mansion ay binuksan in 2012 with over 1,000 puzzles. Fast forward to the present, it currently houses about 2,000 puzzles with the oldest dating back to the 80s. Private museum ito ng family ng kolektor na si Georgina Hill Lacuna. Entrance fee is 100 pesos per head. Isa pang museum to check out ay ang named after the artist and founder Ramon Orlina, natanyag dahil sa kanyang mga iconic glass sculptures. Nagbukas ang museum noong 2014 and it showcases yung mga kanyang masterpieces pati na rin ang obra ng ibang mga artists, lalo na ang mga maninilok. The main highlight is this, na replika ng isa niyang nilikha. Ang original ay nasa atrium ng National Museum of National History. Yun na! Actually, mayroon pa kaming mga hindi pa napupuntahan kaya naman excited kaming ma-feature sila sa susunod. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, don't forget to subscribe to this channel and tap the bell icon kung sa YouTube ka nanonood. And kung sa Facebook naman, i-follow nyo na rin itong page namin. If you need more information about traveling around Tagaytay, mayroon kaming comprehensive travel guides with sample itineraries on our website, www.theporttraveler.net, or check out the links in the description. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @theporttraveler. Single L. If you have Spotify account or Apple Podcast app, follow and tune in to the Port Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!